Hello, magandang hapon sa inyo mga sadik. Medyo malilim-lilim na ng konti kaya medyo lakad-lakad muna tayo habang tayo nagkukwento-kwentuhan. Ikot-ikot muna tayo rito sa aming planta. Ngayon nga pala ay Sabado ng hapon. Alas 6 ng hapon. Sadik, kumusta na kayo dyan? Kumusta na po kayong lahat? Sa mga nakakapanood po ng aking mga videos sa dati kong Sadik Channel, sana ipatuloy nyo pong mapanood yung aking mga bagong mga video. So, binago ko lang po yung pangalan ng aking channel. Ginawa ko yung tunay na pangalan ko at ako inilagay, Nelson Paro Channel. Pero pag kinlik nyo yung Sadik Channel, yun, mayroon pa din lumalabas. Andun pa rin. So, kahit alin doon yung inyong i-research, makikita nyo dyan yung aking pagbumuka. So, nilalang ako na. Kumusta nga po pala kayo mga sadik? At sobrang init. Hindi ako makapag-video dahil sobrang init. Yung cellphone ng camera ng cellphone shutdown. Sobrang init ang temperatura. So ngayon lang ako gawa ng video na medyo malamig-lamig na after ng warp. So, sobrang init mga sadik dito sa lugar namin sa Badaya kasi ang init, parang kikita mo yung mga mukha namin, parang yung mga yung mga nilukot na papel gawa ng init. So, mas mabuti pa nga yung may face mask at gumugwapo gawa ng natatakpan yung kusot na mukha. So, doon po sa mga bago pa lang na nakakapanood sa channel ko, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan yung bell na pindutin para po makapanood kayo ng mga bago pa mga videos na aking i-upload. So, sana po yun yung tangkilikin yung aking lagi nyong panoorin yung aking channel at magaganda po, meron mga magaganda, may mga hindi maganda. So panoorin nyo na lamang po yung aking mga videos. Shoutout po sa lahat ng mga nag-subscribe kasa patuloy na nanonood ng aking videos. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At salamat din po sa mga taong nanonood na hindi ko nababanggit. So, shout out po sa inyong lahat. So, gusto ko lang i-continues yung aking kwento. Yung part 1 ng kwento ko nung kung ano yung hirap at saya ng aking karanasan dito sa abroad sa Saudi Arabia. So ito na po yun, ito na po yung part 2, yung pangalawa kong balik dito po sa Saudi Arabia. Ibang kumpanya na po ako. So, bago po ako bumalik ng Saudi Arabia, pag-uwi ko pa lang, yung kumpanya na pinagtatrabahong pa dati nung ako'y rental pa, sila po yung nagbigay sa akin ng visa, nag-absorb sa akin. So, pinauwi nila ako para makapasok na ako sa kanilang kumpanya dito nga sa kumpanya namin ngayon.
So hindi pa ako nakaka-uwi. Nakapangalan na sa akin yung visa at puntahan ko na lang doon sa agency na contact nila sa Pilipinas. So mga 3 months pa ako bago nakauwi kasi pinagtrabaho pa nila ako doon sa bagong project na contracting, yung aking magiging assignment pagbalik ko dito sa kumpanya na to. So awa naman po ng Diyos nakabalik po ako dito. Medyo umuki-uki naman yung aking sitwasyon. Kahit na maliit ang sahod, dahil noong unang panahon ay may mga standard na basic salary ang mga sinusunod pag ikaw ay mga kontra ka dito. So, ayun, ganda yung mga accommodation, maganda ang pagkain, malaki yung food allowance, 350. So, okay na yun. Dahil dati sa akin noon, kalahati, 150, 2 gigs. So ito ngayon ay 350. So pag kinuha mo yung 350, kasi dalawang option yun. Pag ikaw ay sa mess hall kakain, yung 350 hindi bibigay sa iyo ng kumpanya. Kasi sa mess hall, yung mess hall ang mag doon ka kakain sa mess hall ng kumpanya. So pag ayaw mo, di bibigay sa iyo. Magluluto-luto ka naman ng sarili mo. Kaya optional. So yung pangyayari sa akin, maganda ang naging ano, kahit medyo maliit ang sweldo, naiiraos yung mga konti, nakakapagpadala na ako ng continuous kahit maliit pamilya ko. Hindi malaki ang sweldo ko kasi basic salary noon 1,200 lang yan year 2003. Yan. So aangat lang yun pag taas at saka pag medyo malakas ka sa amo mo, yun ang mangyayari, mag sihirit ka, kakataas ka. Kawa naman ang Diyos ay nabibayaan din ng kahit paano. Nakapag kami ng aming nakakuha ako ng una kong adika, nakakuha ako ng tricycle. Hanggang sa nadisgrasya ako sa pag-tricycle. Nagkaroon ako ng phobia sa motor. Hindi na, kahit hanggang ngayon hindi ako sumasakay sa motor ko nang mag-iisa. Takot ako, nagkaroon ako ng phobia kasi tumilapon ako, nauna pa ako roon sa motor. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, kung bakit ako binalibag ng motor na yun doon sa kalsada. Yun nga po, natatawa lang ako gawa doon sa mga experience ko. Pero yung aking experience dito sa Saudi Arabia maaaring noong nakaraan medyo noong unang abroad ko medyo talagang napaka pangit po ng mga pangyayari. So ngayong pangalawang abroad ko, maayos po yung kumpanya namin na pasukan. Sa contracting po ako napunta. Contracting department, 11 division 'yon. Ano, may commercial, may service department, may agriculture, may operation and maintenance. Contracting, may oil, castrol division, kung ano-ano nang ano, basta malaki. So, napunta ako sa contracting. Okay naman sa contracting. Sari-sari mga tao makakausap, makakasalamuha mo na Bangladesh,
Pakistan, Ninja, Nepali, Masri karamihan. Ah, mga siga. Oo, oh, mga siga po ang mga Masri kasi ano sila, Arabi. Yung mga Bangladesh naman eh, mga ano yan, para silang mga kumbaga sa ano'y pukyutan pag napaaway ka. Isa lang ang kaaway mo, mamaya dumuging ka na. So dito po ay kailangan na ikaw ay medyo sa pag-abroad eh, kailangan medyo palaging kalma, kalmado ka, relax, huwag dadaanin sa init ng ulo, lalo na pag napipressure sa trabaho, yung naiinis ka dahil hindi tumataas ang sweldo mo, yung mga kasama mo sip-sip, yun yung karaniwang problema po dito sa Saudi Arabia, yung ma-encounter mo po sa mga kasama mo, hindi mo maano, hindi mo sila ma, kasi yung mga Pilipino dire-diretso lang kasi ang trabaho ng mga Pilipino. Pag ang Pilipino nagtrabaho, dire trabaho, kung tapos-tapos, pag upo-upo. Kaya pag tinanong ka ng mas mataas, oh, bakit ka nakaupo? Ay, tapos na yung trabaho, anong gagawin? Oh? So, doon ang mga ibang lahi bilid sa Pilipino. Alam nyo ba ang equivalent ng Pilipino sa mga ibang lahi? 1:10. Alam ng mga Pinoy yan at alam ng mga ibang lahi yan. Yan ang maipagmamalaki ng mga Pilipino sa talino, sa abilidad sa trabaho. Diyan maipagmamalaki ang Pilipino. So yung mga ibang lahi po kasi karamihan yan ay tatrabaho lang yan pag naandyan ang amo, leader. Maniwala ka, pag naandyan ang amo, sigurado mawawala ka ng tatrabaho kasi aagawin nila yung gagawin mo. May pakita lang, nagkukumahog yan. Pero pag wala ang amo, nungka. Ganon ka uutak at ka dumi ang trick ng mga ibang lahi sa pagtatrabaho. Yan nga po mga sadik. At mga samutsaring mga pangyayari yung mga nararanasan ko dito sa Saudi Arabia dito. Marami na rin ako mga lugar na nadestinuhan. Punta na ako ng doon sa may Iraq, sa ano yun, RR, boundary ng Iraq at Saudi Arabia. Nagtrabaho na din ako doon pero hindi ako nagtagal doon. So nagtagal ako sa Riyadh, sa Al-Qard City, sa Ha'il, dito sa Qassim. Dito na yung aking last na napuntahan. Dito ako, dito ngayon sa ano, nalipat ako ng operation ng maintenance rin noon, after ng aksidente ako. Dapat uuwi po ako noon eh, 2019 December. So hindi rin ako nakauwi kasi nga nagpapagaling pa ako ng aking mukha, ng aking balat, kasi hindi po pwedeng masagi yung aking balat kasi pag nasagi mo na magdudugo kasi sa liwa. So yun, 2019 hanggang inabot po ako ng 2020. Yun po yung pinakamasaklap na nangyari sa yung tatay ko ay pumanaw nang hindi po man lang kami nagkita kasi nangako po ako sa kanya nung 2018 nung huling uwi ko.
sabi niya sa akin, utoy, baka naman pwedeng dalas-dalasan mo yung uy-uy. Kasi gusto ko, yung dito ka naman magpasko sa bahay, tapos yayain mo yung mga kapatid mong iba, para naman Diyos sa may masaya-saya. Alam niyo, naiyak ako doon sa mga sinasabi niya kasi sobrang napapanlaw daw siya sa buhay. Nag-iisa siya doon sa bahay. Yung dating ingay ng mga bata doon kasi hinahanap-hanap niya ngayon yung mga anak niya. Nagkakausap na lang kami palagi sa telepono hanggang noong December 2020. Eh, binawi na po siya ng buhay. Hindi naman po kami makauwi nung isa kong kapatid na nasa Riyadh kasi nga pandemic, ay may travel ban. Isa po yung sa pinakamasaklap na pangyayari pag ikaw po ay nasa ibang bansa, yung iyong mga pamilya, yung iyong mga mahal sa buhay, hindi mo karakarakang madadamayan, mapupuntahan kasi ang hirap talaga. Gusto mong, kung mayroon ka lang pwedeng yung magmamagicam, iisipin mo, magtatransmit ka, nandun ka na agad, balikan na kinaumagahan niyo. Ayun po yun eh. Kaya ito po sa mga bagong OFW, ano lang po yung magiging tiyaga lang, tiis, pakikisama, at saka palagi po tayong tumawag sa Diyos na tayo bigyan niya ng lakas, natalunin yung ating lungkot, papaglabanan ng lahat para po sa ating pamilya na nasa Pilipinas. Kaya hanggang doon na lamang po, maraming salamat po sa inyo lahat.